asang kay ganito lang. Ito yung first tip sa pagpa-prime ng manok. Hello mga sangkay, welcome back to my channel. Ngayon, magpo-priming tayo ng ating manok. Kasi tapos na siya mang itlog, nakasalang na yung ibang itlog. Ngayon, ipo-priming na naman natin ito para ma-breeding natin ulit. Sasalang na natin sila ulit. Okay, mga sangkay. Ngayon, nandito ako ngayon sa aking manok. Ipapakita ko sa inyo yung ano, yung pagpo-prime, pagpo-priming ng pag-breeding ng manok natin sa ating backyard. Okay mga kasangkay, ngayon papakita ko yung simpleng pagpapriming. Ngayon liliguan natin muna. First step, liliguan natin yung ating manok. Okay mga sangkay, liliguan natin. Huwag natin papakainin pag nagliligo tayo ng ating manok, kasi pag hindi na, pag ano natin, pag napakain natin, isuwi ka nga, ibulol ka naman. Mahirap yan matunawan ng kanilang pagkain. Ngayon, hindi totoo yan. Yung aking nakaready ng pampaligong tubig at saka may gamot na ito. Papakita ko sa inyo mga sangkay. Yan mga sangkay, nandito na ako ngayon sa aking backyard. Ito yung tubig na nakaready. May gamot na yan mga sangkay, may gamot. Ito yung ating ibibreed. Yung ano, yung mga sangkay, yung ating manok. Ipapriming na natin to ngayon. Ano yung tinatawag na priming? Ang priming na tinatawag ay sa Tagalog pa yung pagkahanda sa pagbreeding ng ating mga manok. Ngayon, liliguan natin. Unahin lang natin pagpaligo yung inahin natin. Kaya ko to ipaprime ulit, ihanda natin ulit kasi tapos na siya mangitlog. Nakasalang na yung ibang itlog sa incubator natin. Yan mga sangkay. Ngayon, liliguan natin mga sangkay. Yung unahin natin yung inahin na manok. Okay mga sangkay, tingnan nyo yung pagpapaligo ko. Ito yung gagamitin natin, yung sa nasa nakalagay na tubig. Ito yung gagamitin natin. May gamot na yan mga sangkay, may gamot na yan. Depende na yan sa inyo kung anong gamot ang gagamitin yung pampaligo. Okay mga sangkay, papakita ko sa inyo yung pagpapaligo sa paghahanda ng ating pagpaprime sa ating pagbibreed mga kabakya, sa ating mga katulad nating mga backyard breeders. Okay mga sangkay, pakita ko sa inyo. Ito na mga sangkay, liliguan na natin yung ating inahin. Unahin natin yung inahin. Unahin natin. Ganun lang natin mga sangkay. Yan, liguan natin na maayos. Huwag natin ano yung ulo. Huwag natin ano sa tubig. Tapos ganun yung lang mga sangkay. Ganito lang ang pagligo ng manok. Mga sangkay, ganito lang. Ito yung first tip sa pagpa-prime ng manok. Yung prime o paghahanda sa ano breeding season. Ngayon, pwede na tayo mag-breeding season kasi summer na. Maganda yung mag-breed pag summer din. Huwag kayo magliligo sangkay sa ano, sa ating ibibreed na manok kapag tag-ulan. Dapat tag-init talaga ngayon, maaraw dito. Ganun talaga yung pag-ano. Huwag tayo mag-breed pag tag-ulan. Okay, mga sangkay? Ayan. Gumamit tayo ng gamot para matanggal yung mga ano nila. Yung mga hanip. O kaya kung may hanip sila o kaya may kuto, matanggal sa kanilang balaybo. Para maganda yung ibibreed na or maganda yung ilalabas na sisig nila, malalakas. Pag maganda yung pagpaprime natin mga sangkay. Ngayon, liguan natin ang maayos. Dapat pumasok yung gamot sa loob ng balaybo sa pagliligo natin. Ito yung first step sa ating pagpapriming. Hindi ko na to iano to mga sangkay, hindi ko siya pinakain kasi pag nililiguan ko yung ano, yung ating manok, dapat hindi natin pakainin kasi bakit? Kasi mahina ang panunaw ng manok pag basa sila. Hindi kasi sila kikilos sa maayos pag basa, okay? Yan. Paliguan natin ng maayos. Huwag natin i-ano yung ulo sa tubig, yung parang
ganun, huwag natin i-ganun kasi baka mapasokan na yung tubig yung kanilang tainga dito. Tapos ganunin natin na sangkay, linisan natin, tsaka yung paa, linisan natin ito. Ganito lang mga sangkay yung pagganap. Unang step sa pagpapriming natin. Huwag natin yung ulo, i-ano sa tubig. Ganun-ganunan mo lang ng tubig. Yan ang paligo. Kasi ganun mo. Dapat may gamot yung tubig na ginagamit yung mga sangkay, may gamot. Dito, yung pampatanggal ng ano, mga hanip, uto sa katawan ng mga manok. Ganito yung first step. Kaya ako hindi ko siya pinurga ngayon. Bakit? Kasi hindi pa nag isang buwan simula nang napurga siya. Pag magpa-prime kayo, pwede kayong hindi na kayo magpurga. Kapag hindi, pag hindi pa siya nag isang buwan simula nang napurga niyo mga sangkay. Huwag kayo magpupurga ano, yung lagi-lagi kasi may stress yung manok dyan. Huwag tayo magpupurga. Yan ang ano ko guys, mga sangkay, yung mga ito, simpleng tips para sa inyo. Sa katulad nating mga backyard. Yan, okay na ito mga sangkay. Yan, mabango na. Mabango na siya mga sangkay. Mabango na yung manok natin. Linisan natin na maayos kasi priming to eh. Ito yung paghahanda. Kung saano pa, ihanda natin yung manok natin pag breeding. Huwag natin agad ito isalang ha, mga sangkay. Kahit ano. Kahit mga ano, mahintayin natin mga 2 weeks bago natin sila isalang. Kung bali, anuhin muna natin, babitamins natin sila. Yan ang paghahanda sa priming. Yan. Niligo na natin. Next, ito naman yung, ayan na naman. Okay na to. Malinis na siya mga sangkay. Yan o. Malinis na yung manok natin. Ngayon, ito naman yung brood cock naman yung papaliguan natin. Ilalagay ito pa dito. Next mga sangkay, ito naman yung brood cock yung papaliguan natin. Huwag natin i-ano yung ulo ha, sa loob. Dapat hindi natin i-ano. Yan. Tapos ganun-ganunan mo lang. Yan. Kailangan sabay sila. Sabay natin sila i-prime. Hindi pwede na unahin natin yung babae o kaya inahin. Dapat sabay sila nating ipaprime. Mga kasangkay. Ito yung pag-breed ng manok sa mga katulad nating backyard. Simpleng ano lang tayo. Ito mga sangkaya, simpleng tips lang ko. Ito hindi ko rin ito pupurgahin. Gawa nang hindi pa nag isang buwan simula nang napurga natin. Hindi pwede nating porket ano tayo magpa-prime. Purga na naman. Hindi ganun. Yan mga sangkay. Linisan natin. And ito lang ang pagpapriming ng mga anak natin sa ating breeding. Ako hindi ako gumagamit dito ng tag nito ng breeding pin mga sangkay, gawa ng wala masyado dito ng space. Kaya backyard lang tayo, walang space dito. Dito ulan sa amin sa probinsya, doon malawak yung space, makakapaggamit tayo ng breeding pin at saka makakapagparami talaga tayo ng manok. Yung mga ano nito, unang ano nito, palaay ko yung ano, andun yung mga itlog na kasalang sa incubator ngayon. Yan, linisan natin mga sangkay yung paa nila, yung paa dapat malinis. Pagkatuyo nito, huwag natin muna silang isalang mga sangkay, huwag natin sila isalang. Kung ano yung muna natin itong ito, ihanda natin to kahit mga 2 weeks para sila, bago sila isalang sa breeding. Pagandahin muna natin yung ano, yung katawan, i-ano natin, itong ito,
i-consume vitamins, kung meron tayo vitamins, kung ano yung ginagamit nyo na vitamins. Yan. Yan, ito lang kasimple mga ano, sa katulad natin, yung kita nyo yung katawan ng manok. Nakikita sa katawan ng manok, lalo na pagbasa. Kung magandang katawan kasi ano, bilog talaga. Parang puso. Bilog na bilog. Ganito lang sanggay yung ano, pagpaprime ng manok. Priming, meaning paghahanda sa Tagalog. Priming. Yan. Sa mga katulad nating backyard mga kasangkay. Sana may natutunan kayo dito, no? Yung sa aking vlog. Ganito lang ang kasimple. Ganito lang kasimple mga kasangkay yung ano. Yung ano natin, yung pagpapaligo. Sa first step ng priming. Ligo muna, ligo. Huwag na huwag agad salang. Hindi yung salang muna tapos ligo. Huwag. Ako, isang bisis lang ako nag-ano. Pinuuna ko talaga yung pagpapaligo ng manok. Tapos, pag nasalang na sila mga sangkay, huwag mo na liguan kahit yung ano. Yung ano, tawag nito. Huwag muna sila liguan. Yung inahin at saka yung broodcock. Huwag naman nating liguan kasi nakasalang na eh. Tapos na natin sila na prime. Ganun yun. Kasi, pag lagi basa yung inahin natin, or kaya, yung broodhen natin, pag nag ano na nangingitlog na pag binibreed na natin mga sangkay pag lagi natin sila binabasa humihina yung production ng itlog nila yan ah yan ang experience ko lang ah disclaimer lang sa mga ano nanonood dyan na opinion ko lang yan sa inyo huwag tayo mag babasa lagi kung nakapaligo na tayo ng manok yun lang unang step lang sa pagpapriming pa lang dapat makuha na natin yung ano natin sa ating manok. Okay? Yan, tapos na ito mga sangkay. Ilalagay ko siya dito. Huwag natin sila idikit. Huwag natin sila ipagsama kasi baka mamaya pumatong tong ano, red cap, masira yung ano natin, yung pagpapriming. Dapat iwalay mo lang sila. Yan, tapos na ito mga sangkay. Tapos na sila dalawa. A few moments later. Yan mga sangkay, tapos na tayo magpaligo ng ating manok. Yan ang ginamit ko. Kita nyo. Mabula siya. Mabula siya mga sangkay. Dipin nyo yan sa ginagamit nyo na pangpaligo sa ating manok. Basta yung ligtas lang yung manok natin. Ito mga sangkay. Yan. Yan ang manok ko. Naliguan ko. Huwag natin silang pilitin. Huwag natin silang ibilad. Kung gusto nila magpabilad, pagbasa sila, magpapabilad ang manok, ganun ang manok. Huwag natin ilagay diretso sa araw. Dapat may araw naman dito. Yan o, may araw siya. Yan. Huwag natin silang pilitin na ilagay sila, yung ibilag talaga natin sila, yung ating pinaprime. Kasi pag binilad natin, may tendency na manok, may sa manok na ayaw nila yung mabibigla sila sa lamig at saka sa init. Hayaan natin sila kung sila yung magpa-araw. Ganyan yung discarte din yung mga kasangkay. Ganun lang yung discarte sa ating backyard breeding. Yan mga sangkay, hanggang dito na lang yung ano no. Yung aking vlog. Sana may natutunan kayo sa aking kaunting kaalaman sa aking pag-breeding sa aking backyard. Katulad natin dyan mga ka-backyard, mga backyard breeders. Yung mga sangkay. Sa mga nakapanood nito, don't forget to subscribe to my channel. Maraming salamat, sangkay. God bless.